na ba ng ibang heroes para kay Kill DJ? Kakatcha pa rin ba sila? Yan ang tanong. Pero ang Onyx PH nasa blue side ngayon, banning out Selena and Ling altogether. Sunsparks naman, Claude ang kanilang kinuha. Is this the time na magband ka na ng thumbs laban sa Onyx PH? Or iba ba ang kanilang kukunin? Dog and Prof B, what can we expect? Nakita ko yung stats eh. 9-0 yung thumbs ni Dilar. Oh. So pag hawak niya to, ay mo, alam mo yung, hindi na to yung ano, hindi na normal eh. Na sa ganitong taas ng level ng competition, still you have that 9-0 thumbs. Napapagana niya na talaga. So most likely tanggalin niyo na. Huwag niyo na ibigay yung magpapahirap sa inyo. Tama. I mean, totoo kasi kung isipin mo, like hindi na normal. To be honest, yung Thamos ni Dilar, kakaibay, nakakaibang abnormal na lang kung isipin eh. Bebedjad siya. Tapos papatayin siya, tapos babubupa yung pag gumagamit, ganun. Alam mo yun, yung pag gumagamit, ba't ganyan? Pag ako gumagamit, di ganun. Alam mo yun, gusto mo sisihin yung Mobile Legends. Ba't siya favorite isim? Diba? Pero, ayun nga to, like, si Dilar, ang galing niya gumamit ng Thamos, kailangan din dapat yun magamit ni Killua$h. Kasi Killua$h din magaling din siya mag-Thamos. So, either or, dalawang magaling mag-Thamos naglalaban. So, pag-aagawan nila yung hero na yun. Which is, ayun, nakita nga natin. Diba, Sunspark? May chance na Onyx PH might secure yung kanilang Jawhead na dito. And then, maybe another tank. I'm looking at Hylos Jawhead dahil walang Valir para sa Onyx PH. At ito na naman ba? Ito ba yun? 100% predict! Your team. Ano ba yun? Kinagandaan pa dito, Tol. Wala nang Valir. So, sino maka-counter kay Hylos? Ayun yung nakakatakot eh. Ayun yung nakakatakot kung iisipin mo. So, Onyx have a good draft here. Panimulang good draft. So, napakaganda yung ginawa nila dito. Pag hindi naman na-predict, pero pag nakita nila na okay, wala nang Valir, pick na natin to, huwag na natin patagalin pa. Kasi wala naman naka-counter eh. Pwede tayo mag-invade. Pwede tayong patagalin natin yung Clash dahil dito sa Hylos na to. Plus yung carry nandun. Sino mag-shred ngayon sa Hylos? Yung carry na sa kanila din eh. Oh. Tama. Nahihirapan sobra. Dumadating na naman sa point itong Sunsparks is sila yung nagre-react eh. Ang nagdidikta ngayon ng draft is eto nga Onyx PH. Oh. Na meron silang pan-pin down sa Kimi. Meron silang Jawhead. Mm-hmm. Meron silang pan-takbo hanggang backlines. Meron silang pang shred. Sobrang balance. S-ban. So, ayun. Your team is picking. Wow. Kaya nag-S-ban like, to men mag-Uranus tong Onyx PH. Kaya kailangan ko kunin to ng Sunsparks. Yeah, right. I think so. I'm din talaga na sa tingin ko, Tol. Kailangan na nilang kunin yung Uranus. Pag hindi na... Okay. Ibigay. So, ibigay nila yung Uranus. Picking. Uranus X-Borg. Ayun. Kufra. Tutang, Meta, Bak, or Odette. Ginagamit yan ni Venus din. Oo. Pero I like X-Borg dito sa laban na to, sa Onyx PH. It makes a lot of sense. Pero kapag nakikita ko, inuubusan na talaga na Sunspark din si Venus ng support, which is my Barca. So, yeah. So, I think, ano dito, Kufra na or Atlas dito, no choice na Sunspark doon sa dalawang tank na yun. Mm-hmm. Tama. At para sa akin, Kufra. Kufra, yun na. Kufra nga. Yeah. There you go. Kufra kasi pinaka-best tank sa ganitong sitwasyon kaysa sa Atlas. Kasi, kailangan mo ng fast rotation eh. Kailangan mo ng fast rotation, fast knock up. Na minsan yung downtime ng Atlas mas matagal kumpara sa Kufra. Pero nakakatakot pa rin yung draft ng Onyx PH. Sobra. Like super nakakatakot kasi kung isipin mo kumufra nga sila yung Sunspark, may Jawhead naman ang Onyx, so pwede counter picking talaga pag ang lahat ng cards tumama sa Onyx counter. Pag ang tama natin, pag ang laki nila sila, pag ang nasa yun, nasa kamay nila yung ano yung card, so ibang klase, like na-predict ata nila to or talagang dumarating sa point, counting na lang natin yung mga hero na ipipick nila and let's go for that side na lang. Oof. Does this mean, Doggy, na Onyx PH pa rin ang iyong prediction sa game number 2? Yes, I will go for Onyx. That's my last answer. Hindi na po ako magkakall a friend 50-50. Probably, ikaw, sino sa tingin mo mananalo sa game 2? Same. Tinanggalan na nila ng mga barahay. Alam mo,
gusto ko mag Suns Park sa ngayon pero sa draft eh. Doon pa lang uumpisa na 'yung laban eh na naiipit na 'yung Suns Park sa ganitong sitwasyon. Nagre-react na lang sila, wala na 'yung nagdidiktang draft na Suns Park na nakita natin. So I'll look for Onyx PH for the game number 2. Sad to say, mukhang unanimous pa rin ang decision nito mula sa panel. Mukhang Onyx PH din ang pipiliin ko para sa game ito. The draft is just so good. And kaya naman tayo nakapag-predict ng draft kasi nakikita natin from a long perspective na ito yung pwede mangyari. Ngayon, tignan natin. Hopefully iba yung makita natin sa laban. Maybe Manjin and Shinbo will have a different story for us. Manjin Bu, take it away. Same din, tol. Parang natin, no? Parang... Best of 5 naman. Huwag kayo mag-alala. Oh, best of 5 naman. Oh, tapos, alam mo yun, 2-0 Onyx. Oo, oh, nangyari na rin naman to. Nanonood si Mr. Valdez. Si Mr. T, Siyempre, di papayag na. Oh. Wala na nga tayong kalaban sa prime time. Papayag pa kayo na game 3 lang. Oo, oh. Oh, diba? Pero, yeah, kidding aside, Actually, napansin ko na doon, yung draft talaga malakas, guys, regarding sa side ng Onyx. I feel na they are the one directing the draft as well. I agree with the panel on this one. Ang inaalala ko, when there was the hover of the camera sa side ng Suns Park, parang may jitter sa side. Oh, no? Kinakabahan eh, no? Kailangan nila mag-relax. Yeah. Kasi kaya naman, nagawaanin nila yan against Onyx, yeah. Diba? Actually, gusto ko dito yung respeto ng bawat team sa isa't isa. Parang mamimili ka na lang ng poison mo kasi dito eh. Kung sino bang, parang anong hero ba yung mas kakatakutan mo. Ngayon, ang Suns Parks, pinipili nila na mag-stick na si Wise sa carry. Kasi isa rin naman to sa mga hero na ano eh, na alam nila kung paano kontrolin. Just control the wave, control the jungle. This time, gusto ko yung choice ngayon ng Suns Parks. Kasi kanina, hindi natin nakita umaksyon si The King, KLBJ. Ngayon, Kimi siya, parang Shin. Yep, may namaalam na dito yung dubs natin, ladies and gentlemen. And the thing there is that, eto na naman tayo sa early kills. Eto na naman tayo sa first minute natin na tansyahan ulit on how they rotate in the map. Tapos kapag nagkadikitan, yeah, willing lumaban. Yeah. That's the thing. Yeah, willing lumaban. Pero sa tingin ko, ang nakalamang dito ay ang Suns Parks. Walang nabawi, actually, ang Onyx doon sa trade na yun. Unlike game 1 na tuloy-tuloy eh. Kahit kapag may namatay na isang support, babawi ako ng kabilang support. This time, I think ang kalamangan ng Suns Parks dito, they have the Chicho Dog, the Popol and Koopa. So, medyo in terms of map control, mas mauuna sila eh. Yes, ang nagdikta ng draft, siguro Onyx, pero yung Chicho Dog talaga na yan, sobrang laking tulong sa mapa, lalo na sa traps. Malalaman mo kagad saan papatungo dito si Oh My B at saka yung mga iba niyang kasama, saan pupunta. Now, look at that though. We have our doubts considering the composition dito ng Suns Parks, pero if they group up, if they group up, it does feel like the early game is handed on to them. Quite easy, no? Dumating si Iwise dito. Yeah, that's already a check on Tikiluwa siya. Medyo may pagka-give na yan. Yan ang struggle talaga ng mga offlane natin. Yeah. Pero yung sinahanap kasi at binabagit ng panel natin na lakas ng Onyx PH composition is kapag nag 5v5 collapse, no? Yeah. Pag nag 5-on-5 rumble, no? Medyo okay. Gusto ko yung decision dito ni Venus, no? Hindi sila kagad nag-react doon sa push na ginagawa ng Suns Parks doon top, top win. Yeah, usually, sa yun, eh. Usually kung tayo yun, clash na agad yun, talo na tayo eh, no? yung ginawa niya dito, talagang hinintay niya. Naghintay siya doon sa bottom lane push. At least kahit paano, okay na talo na yung side lane natin. Subukan natin kumuha ng other side lane. 3 on 1 nila si Kiluwash at I think napaka-good stone kasi lumipat na rin yung carry doon. Ayun na, medyo safe na yun para sa carry. There's the flip lane. Meron sa todo dito ni JP ngayon on that show talaga si Oh My B. Pero it doesn't matter, no? Magiging kill pa rin yun against JP and the kills handed on to a key member din mula sa side ng Onyx. Now I just want to pinpoint, tol, na yeah, given kasi na yung Kimi kanina, talagang makakapush ka ng side lane turret, no? Now, isa magandang directive dito, you can start punishing Kiluwash. Kasi high impact talaga, Tams. Ang mamatayin mo dito kasi ngayon, guys, pag naglalaro sa competitive Mobile Legends, ang minamata mo, not really the fight heavy on the 3 to 4 minute mark. You're really setting up sino ang mabe-behind by the 10 minute mark. Mga ganun. Parang priority target, parang ganito, wings by wings, si Kiluwash dito, 5 minutes, meron pa, cooldown! Cooldown, pre! Cooldown yung ang Indy! Ang kulit ay Oh My B, no? On the way, how she tries to wait kung kailan makakasidestop si Kiluwash doon. Pero mamaya natin i-break yun, mga kaibigan, si Grid dito will be dead. And of course, killing spree once again. Mula kay Wise naman, it's gonna be the Jawhead as to the front line taking a bag against the members dito ng Suns Parks. Although naman, alam na rin naman si Yakno doon.
Yung si Omay Venus, the way he waited for the turn ni Kiluwas, kasi ano eh, inaantay niya yung turn animation eh, kaysa dire-diretso yung pindot. Kung dire-diretso lang, siguro yung takbo ni Kiluwas. Grabe, no, yung patient. Pa nakatakas mula doon sa wings, sa ultimate. Yung ulti niya, hindi lang basta-basta makapindot eh. Parang sinayko niya pa si Kiluwas eh. And medyo, let's be honest, behind na si Kiluwas dito. May hirapan siya dito mag-take ng mga clutch moments ng isang Tamos unless makaka-create ng space yung Sunspark. Pero after nung pitas nun sa kanya kanina, dito natin na-witness yung sinasabi ng panel natin kanina na yung 5-on-5 Rumble, mas maraming options ang Onyx. Yes. Burst na yeah. yung Last Insanity, yung Wings by Wings, yeah, 'di ba? May answer kagad sa Kuka, may answer kay JP. Kayang-kaya mapatay ka. Ito. Holy's nung pasok ng Curse of Grow doon ni Omay Venus. Of course, to the energy impact, crowd control, matik, torchback ni Grava dito ni Dilar mula sa Firestrike and of course Fireburst niya rin. At walang magiging reaction or sagot doon ng Sunsparks. Di sila mabibigyan ng oportunidad. 'Yun yung lakas ng opposition dito ngayon ng Onyx. Ang dami nilang bala. Oo, nag-research. Men, sabi nila, aba, ito pala si Mr. 5 Minutes. Yep. Mr. 5 Minutes for this. At yun yung nangyari. Let's go. Tignan natin. Wings by Wings. Pero kalaban si parang JB to win the knock. Twice yung kanilang target. Meron bang rocket? Pero, ayun, nawala. Yep, Jay here. We'll be receiving, of course, the Tyrant's Rage, ladies and gentlemen. And oh my Venus, not given any opportunity to get closer. Habang si Yakno naman will be just dealing with Kiluwas. They're making sure that there's at least one keeping tabs on Kiluwas. Lumipad dito. Lipat next game. Lumipad na ng game 3. Mag-aalpates. Mag-aalpates. Nag-aalpates si OMIT. Pero eto, grabe. I think, looking at the replay, hindi maganda yung positioning dito ng team ng Onyx, and Sunsparks took the upper hand. Ang daming entry points actually ni Rafflesia and ni Kimi on getting that. Mas gusto sana ng Onyx na nandun sila sa bandang babang bush kesa nandun sa certain bush na yon. Let's see here, kumuha ng oportunidad na makakonect ng Curse of Crow crowd control dito si Oh My Venus. Pero hindi yon, si Jay ngayon naglapag dito. Siyempre na kanyang Glorious Pathway layered with the Last Insanity from Dilar. Hindi yata masyado mahap yun, pero mahapdi ang damage na tinatabasa ng mga member dito ng Sunsparks. Kiluwas sa likod, mga kaibigan, 4v1. Buhay pa pala yung Hylos, mga kaibigan, no? Si Jay doon. Sulit na sulit yung buhay ng main tank ngayon ng Onyx PH. Sulit na sulit din yung AOE uncontrolled burst na meron ang Last Insanity na duga ni Kuya Dar, because at na nakita mo eh kung paano naghiwa-hiwala yung Sunspark. Alam mo, ang ganda sana ng pasok ni Kiluwas doon eh. Yun na yung mga perfect pasok ng Thams. But again, na-behind siya ng damage eh. So yung kinaganda ng pasok niya, parang wawits din kasi yun nga, pinugo nila dito si Kuya Kiluwas. Ito na yung replay. Yeah, let's watch the replay. Tingnan natin si Kuya Dlar dito. Perfect execution ng Last Insanity. Atras kagad yung Sunspark. Pero kita mo si Kiluwas, ito ang ganda niya, no? Kasi ayan oh, na-land niya yung site, nakakagat siya ng maayos dun sa carry. Kung may damage yan siya, yun. It would have worked. Pero wala. Wala. Doon, guys, sa puntong yun, nag-pay off yung pagpalit ng Torre sa top lane in exchange for putting Kiluwas behind on the bottom lane. Nakaligtaan ni Kiluwas doon sa backstab niya. Nabiyan siya. Mula doon sa Grand Lord laban niya, no? Kasi may scaling din yun eh, yung Grand Lord, yung passive eh, yung mga palaban ni Tam sa passive niya, di ba? Yung may gosh na ba, di ba? Halit bin na meron siyang scaling doon, tol, mas ano eh, mas sulit sana yun kasi dikit-dikit sila, may iuwi sana yun, di ba? Kaya yun, naging rewarding. Not to mention, may isa pang magandang leksyon dito, guys. Hindi kailangan tumama na todo yung Last Insanity. Kahit ma-zone out, napaka-rewarding na. Mga kaibigan, Jay here sa may gitna, kung salong-salo na naman ang damage dito kay KelVJ. And I have a feeling, ladies, I got a feeling na naka-deadly blade na yata dito si Jay. Napapansin mo yun, tol? Baka Ring of Order lang siguro yun, no? Na nakaka-damage ngayon sa Kimi natin. Pero si Kimi mismo nasasaktan when he's dishing out damage towards Jay. Immortality is being weighed on towards Dilar na igugulong niya pa. Tapos green. And that's it, ladies and gentlemen. With that explanation alone, Sunsparks was able to retaliate, was able to get 5 members dito ng Onyx in exchange for 2. Grabe, Kuya Shane Boo, no? This time again, Onyx PH. Mali na naman yung, kumbaga, hindi mali eh.
pangit yung positioning. Pangit yung naging positioning. Nakaano pa, naka-contribute pa doon actually yung Lord Pit and yung Turtle Pit na trap. Si Oh My Venus, kinagat ng Momo. This time, si Tamus, si Kiluwash, kaya niya kung one-on-one. Ayan, yes, kinagat niya si Venus, the queen. Halika dito, Venus, nakagatin kita. And nagkahiwa-hiwalay ngayon ang Onyx PH, which is tinake advantage naman ng Sunsparks. Yeah. Alam ang 5-on-5 rumble, ha? Iisa-isahin namin kayo. Oh, di ba? Para nag-dive ng away. Pag-meet up, tol, marami sila. Parang ganun eh, parang ganun yung nangyari. Lugi ako dun eh. Lugi. Pass. Hard pass. But again, question po, medyo tumabla yung laban natin. Let's see here. Kasi still, it's KLBJ on this Kimi na hindi na delay. No, namatay lang siya, pero yung farm niya enough, yung kill niya enough. Ako, hindi na ako naniniwala na may expiration yung Kimi. Kasi habang tumatagal yung game, ang kinalugi mo sa Kimi, kapag natalo kayo sa clash, pwedeng matapos niya agad eh. Yes. Ito yung isa mga hero na talagang pag nag-late game, okay lang. Yeah. Kasi yung build na no! Magic damage. Shin! Nako, boy, payata! Hindi, pinadala pa rin mga kaibigan. Doon at nakakonekta si JP na niguradong mamamaalam si Wise. Pero hindi mo gusto yung ganong klaseng face check, ladies and gentlemen, because they lost their main damage dealer and the pressure will continue mula sa Kimi. Sobrang gandang patient game mula sa Sunsparks. Kami rin, marunong din kami magtago. Kiluwash dito, siya nabubula. Pero na-play siya with the championship coup. Prop in Obiang na. Pero Dlar, with the ultimate mo, wala ata si Kiluwash dito. Pero the king, KLBJ, ever natatakat. Yun ang sinasabi natin, Shinbu. And even the soul of Dlar, will be the picture as well. Para dito sa Tams ng kabila. I just want to pinpoint, gaya na sinabi mo, Maring Manjin, na again, if you allow the Kimi to take turns, it will be just as easy. Abilis talaga makakash in ng objective. And of course, ng map pressure, no? Yeah. In favor of your team, kapag Kimi yan. Ang duda mo lang naman sa Kimi sa simula ng laban eh. Pero pag tapos na yung laban, tapos may Kimi pang buhay. Ay nako. Yeah. And again, I think yung expiration, hindi na nag-exist sa Kimi yan eh. Kasi with the build na magic, ang habol mo sa Kimi yung burning sensation ng glowing wand. Ayan. And kasi yung with the blue, lalo na pa nag-late game, yung Kimi pasok pa rin eh. May damage pa rin. Marilang burst. Hindi lang burst, pero DPS. And sakit yun. Especially against Akari and against sa Farsa. Yes, siguro may advantage si Akari because of the Phantom Step. Pero yung Farsa, kapag na may 50-50 chance na ma-outplay ni KLBJ si Oh My Venus, lalo na pag nag-ulti si Oh My Venus. Yeah. Hindi lang si KLBJ actually. JP has been eyeing Oh My Venus as well, no? And getting into the backline. Si JP dito, hindi siya ngayon superstar. Ang lahat ng pasok niya, basta mahuli, no? Okay lang na maka-menos one siyang isa para sa Joe. I just believe na andali nang maka-clear up doon ng isang Kimi. Tingnan natin kung si Rafflea siya magko-commit sa entrada dito sa may bandang gitna. Mga kaibigan, lots of damage being dealt here by Wise towards the Lord. The Lord now gets cleared. And of course, they will be clearing na gusto talay, but also on the bottom lane pinadala. Si Pop dito sa may mismong harapan, si Q pa pala, sa may mismong harapan ng ating inhibitor turret sa may bandang taasan. KLBJ just rocketeering towards Dilar. And I think that should be it, no? Nakapaganda ang Onyx PH, makakuha na magandang clear against this push of Sunsparks. And actually, it is expected. Kasi kanina pa, just pakakuha ng Lord, nakita ko yung Holy Crystal, tol, na kompleto na kay Oh My Venus. Now, Holy Crystal plus the lightning punch on a wave clear yan. Sure yan para sa Farsa. Ang hirap itulak ngayon ng Onyx PH. Actually, Kuya Shinbu, yes, may Holy Crystal na, wave clear. Pero if you're gonna look at the items, item lock na din. Si KLBJ with the Divine Glaive. And nakita natin yung kanina sa top lane, Hylos yun, pre, na nakatank emblem. Yeah. Mula kay Jay, Hylos na naka-Athena shield, sinunog ng Kimi. Yeah. Sinunog, dinaan sa burning sensation. Ano yan? I think, yes. Because of the mystery shop, hindi naggawa rin ni KLBJ nagdalito kabilis eh. And I think kailangan na mag-ingat ng Onyx dito. May damage pa rin ng Sunspark. Yes. Ito, I think call na because of JP, because of Rafflesia. Oh. Nagkakaratuloy ng freedom ngayon para kay Kiluwash na makabalik dito sa laro natin. But look, kanina sa items, kung maaalala nyo guys, dalawang core item pa lang si Kiluwash dito, big pa rin si Kiluwash.
Ang problem lang ngayon, ang impression na naiiwan sa Onyx PH, ang hirap mag 5v5 because they're the ones getting pressured inside their base, no? Pero siguro magkaroon pa rin ng bakbakan at mapamali ng pasok si Kluwash, baka pwede pang manalo pa rin yung Onyx PH, no? So, eto, now, guys, we have a finals game, no? Yung game 1 na yun, feeling ko intro lang yon. Pero eto, guys, panoorin nyo mabuti itong series na to because this might beat. Baka humaba pa to ng sobra-sobra. Baka nga eh. Sa ganitong situation, Situation, oh, SG, Onyx kanina. Nagkakapon ba yun? Pero sa tingin ko kasi, ano eh, yung Kimi sa late game pag Marksman versus Marksman, tingin ko pwedeng maunahan si Wise eh. Wise, he really needs to ano eh, get the right target at the right time. Kasi yung Cho, hindi niya mapapatay agad yan eh. Makakatakas yan. Ang pwede niya lang mapatay dito, agad-agad, is si Kiluwash kapag humarap. Ay, actually, si Kiluwash hindi din. Si Reflesha lang. Yeah, si Reflesha lang. Magdadragon talaga guys yung game ngayon kasi mauna matatalo. So, tama. It does feel like mauna matatalo eh. Ang gawin ni Wise, di naman niya naharap tol. May Reflesha, may JP. Naramdaman nila yung playstyle ni JP dito eh. Talagang backline eh. So napaka-risky kahit isang knock-up lang eh kay, ano, eh, kay JP kahit pa meron kang purification. Kasi todo kami si JP, nag-flicker in si JP after the first knock-up para lang maipasok yung Way of the Dragon. May times pa na pwede niyang i-bait yung knock up, i-bait yung purify, no? Yeah. Ma-bait yung purify bago magamit dito. And I think Shinbu patient na yung Sunsparks eh. Dito sila ano yung Sunsparks. Ganun na din, ayan na. Hindi rin sila basta papasok. Ang gagawin nila, susundot sila, kukuha ng vision mula kay PK. Baka maging game-changing situation dito, guys, is of course yung trap ni PK. Eto na, we are angry, inactivate! Para ma-deny lang yung buff. Pero I think nakuha pa rin ni Wise yung orange buff. Pero makikita mo yung advantage ng isang Sichu Dog. Makikita mo yung advantage. Galawang top global. Galawang agaw ulam, tol. Yung bumuelo ka na sa sopa, may dala kang ulam tapos dinaman ng aso. Yung ulam ng aso mo, liempo, tas ulam mo, sardinas. Ganun. Ayuda. Ganun. Yung ulam mo, ayuda, no? Mas masarap pa yung ulam aso. Ganito ang lakasan ng isang Popol in Koopa sa game eh. Yung kanyang ability to scout out the map and steal buffs nang wala siya sa map. Yes, no? In a safe manner. Tapos hindi mo pwede i-duel para ka nakipag-duel sa offlane pag pinatulan mo yung Chicho Dog. Yeah, P-ballers. 16, grabe. We have a game right now. Yes, it is 15 minutes. That is an average long game for Mobile Legends. But the thing here is, at this rate right now, can actually see how the teams are playing right now. This will be longer. Yeah. Although, malaki yung signal ngayon na yung Onyx nagiging super defensive na. Yeah. I still believe Buna, ang hirap pa rin itulak ito. Farsa pa rin kasi ito eh. Ang pag-asa ng Sunsparks, yung entrada ni JP at ni Reflesha. Pero with just Popol and Koopa, with just this Kimi, and even with the Lord, I think kaya to i-clear ng Onyx. Definitely, Kuya Shinbu. Tignan mo yung ginawa doon ni Kuya Grid. Pinasok niya yung Chicho Dog niya. Sabi niya, come back. Get back here. Diba? Wala nang ejector. Binibait lang eh. Binibait yung mga skills. Okay, wala na yung Sipa. Now, they're burning through the health. Ginamit nila si Koopa para mawala yung Torres sa may pinakagitna. And now, most of the health also from the front line mula sa Onyx PH. Dito ay mamamaalam. Jay here, Glory Spot. Activated, pero nakakuha ng buwelo si Kelvin Jay para makakite back dito sa main tank ng Onyx PH. Reflesha will still not go for his dive mula dito sa loob onto the top lane side. But the bottom lane has a minion ushering in. Dito ni parang Kiluwas. Pumasok dito ulit yung ating ikalabang aso mula kay Popol ng Koopa. And now, JP sa may side lane na kumukuha ng tansya para makasipa. And of course, Dilar as well. The last insanity, pero hindi pumasok mga kaibigan. That's it. All inhibitor turrets are gone against Onyx PH. Jebaited.com.ph. Jinejebaited lang nung Chicho Dog yung mga skills dito ng Onyx PH. Hindi nila alam kung sinong tatargetin. Gusto nila 5-on-5 rumble, pero ligaw na sila. Sino mahuli dito ng racket? Ayun, si Oh My Venus. At may basag swasag pa para sa Sunsparks. Mega kill from KJ, and I think this is game, Shinbu. Yeah, that's the game clearly. Boy na boy yung mga main tanks nila, yung mga frontline nila. Although, humapdit umaraw si KLBJ dito, gagawin na todo ni Jay kung ano pwede niyang ipag-depensa, pero they can just focus on the turret. Ginagawa ni Jay talaga makapag wave clear, no? Yung walang minions dito, pero ayan, may bagong minions, mga kaibigan, and that's it. Game number 2 gives the revenge for Sunsparks. Parang wala naman. Ano ba naman? Ang ibig ko sabihin dyan, ano ba naman, guys? Matik, ano ba?
Pag na kayo umasa ng game 3, oh, feeling ko game 5 talaga eh. Atin lamang na yung Odnik, binubugbog na nila si Kiluash, pero kasi you do not underestimate the heart of a champion. Yes, yes. Yeah. And not to mention... Wala pa rin. 1-1. That's recent. And also, sa tagal ko rin nagkakas na itong running meta, ngayon ko lang talaga fully na-appreciate yung Popol and Cupa. Si Butters, nalaro tayo, ini-instaban yan. Sabi ko parang walang... Mas strip ko iban yung Diggy. Pero ngayon, nakita ko na yung impact na talaga. Unlucky. Fully utilize that. Unlucky. Grabe yung pressure, grabe the rail. Kasi nanggaling yun sa lamang eh. Nanggaling yun sa lamang. Ng Onik, di ba? They were able to put Kiluwash behind. Pero just like that, di ba? Nabawi nila. Magiget yung ano eh, magiging mo kung bakit siya tinakbuild kasi yung kung ano yung item mo gamit yung aso. And yung aso kapag makunat yun, kapag bulldog yun, diba, hindi mo talaga atakiin eh. Laki ng information na ibibigay para sa Sun Sparks and they got the victory out of it. Wow. Again, question bu, kaya ako sinabing parang wala naman kasi ang dami na naman nangyari, pero baka mamaya game 5, alam mo yun, pinapasarap lang. Gusto ko sabihin dito, malabo yung 3-0. Oo, malabo. So that's it, ladies and gentlemen, for that game. Sana nag-enjoy kayo. I think nag-enjoy din ang ating mga panelists. Balik na natin kay Napaling Wood. Maraming salamat, man, Jin and Shinbu. At naman, bakit nga naman tayo mag-expect na 2-0 agad at Sun Sparks at Onik PH. So, nakita natin kanina, even when we favored the draft of Onik PH, Sun Sparks nagpakita pa rin ng malupit na championship performance. Pero, para sa akin, ang talagang nagpapanalo dito is binigyan na nila si KelVJ ng hero na mag-shine siya. Do you agree with me, Doggy and Prof B, sa performance na yun ng Sun Sparks? Totoo. Kasi like, na-stuck kagano sa game 1, na-stuck si KelVJ sa hero na parang passive, may limited time lang kung pwede maging aggressive. Ayun yung kinagandaan, hawak ni KelVJ ngayon yung susi. Tsaka ano eh, kasi kaganini, kaya parang ano eh, ano ba to, dapat na sa Sparks dun eh. Biglang lumikop! Yan ang hirap sa'yo, Kuya Togi. Pwede ko mabawiin. Wala na. Di na pwede. Pero, oo. Na-feel naman natin kung bakit mo nasabi yan. Kasi parang ano eh, hindi naman talaga siya one-sided na draft. Pero parang pag nakita mo kasi, mas pabor ka siyempre dun sa mas future secured. Di ba nga, Kuya Togi? Totoo. Like, ang dami nga nila nagawa dito. Like, for the first 8 minutes, bakbakan, hindi ka lugi. Sa pinapanood mo ngayon, ang ganda, like, breathtaking clash, like, papanood mo talaga, susubaybayan mo yung bawat bitaw ng skill, and, like I said, nakahawak si Rafle siya ng favorite hero niya, kung friendly niya tayo, linet down doon sa hero niya, favorite hero niya, and then KelVJ again, go back to KelVJ, ibang klase, like, yung pinapakita niya dito, na aggressiveness sa Kimi niya, buti na lang, nag-Kimi siya, ba mamaya, pagka nagka-kadya ulit siya, limited talaga yung time na pagiging aggressive niya, di ba? Mm-hmm. Oh, nalilimit eh. Ngayon nakita na yung full potential ni ano ni KelVJ. Sa totoo, Dogs, ano rin ako dun eh, Sun Sparks din talaga ako. Diba? Ikaw nag-message ka sa akin, Dog. Onik tayo. Sabi ko, sure kayo dyan. Final answer. Pero Wolf, kanina na naglalaro, nagsasabi ka kanina about kay Oh My Venus. Gusto ko marinig din ng mga viewers. Ano yung reaction mo kanina? Yung kay OVB na tsaka kay Tam, I mean kay Kiluwash Tams, directly. Oo, kasi eto, before this clash, lamang talaga yung Onik PH. Pero ito, masasabi mong bad decision, tapos nakabawi na si Kiluwash. Si OVB, dalawang beses niyang na-outplay si Kiluwash. At medyo nagtumatak yun dun sa otak din ni Kiluwash na natakot siya. Pero in the end, hindi rin siya nag-batter kasi parang yung problema kasi sa Kimi lineup na kalaban mo, isang mali lang talaga, parang lugi ka na eh. At lalong-lalo na pag Sunsparks pa yon. Ngayon, ito si Prof B, sinabi niya rin sa akin, yung Sunsparks talaga, iba yung prio talaga sa buff, di ba? At nakita natin Onik PH talagang, every chance they get, kinukuha nila yung mga buffs ng Onik PH at doon na sila nalugi. Ano nakatakot pa doon, Tol? Yung Popol and Kupal, talagang kinukupal niya yung kalaban. Like, ibang kasi, like, ibang klase aggressiveness. Kung iisipin mo, siya din eh, dahil saan niya, nabungtit niya yung Onik sa mga galaw na pinapakita ni Green. Ibang klase, like,
kailangan na nila tong inerf tong hindi lang ma-hate ko yan eh. Ako lang ata sa part na hindi pa magutong gumamit yan kasi kasi laging pagka gumagamit ako dyan, may nag-send sa akin ng picture na pinapalit yung mukha ko pati yung aso. Ano pangalan ng aso mo, dogs? Nuwalabas na sa sinyo. Si Tibers, no? Si Tibers, yun. Kaya sabi nga, dog in Tibers, si ano, mukha pa ako. Porket, ano pa? Nakakapikon eh. Personalan eh. Personal. Hoy, you know what? I think pinag-usapan natin ito, si Greed nga. Then, yung performance niya sa Popol and Koopa, sobrang solid. Ang galing niya mga boset ng kalaban niya. Naman. Malupit. So, hindi na... yung overall team effort dito ng Sunsparks, tas yung fact pa na si Kelvin J sa Kimi activated na, feeling ko, ganito talaga yung dapat na formula para sa Sunsparks. Kalimutan na yung game.